Hello, Pastor. I will just comment on the how to improve this audio here was very nice. Actually, it's very clear. Yeah. Ito lang yung framing. This one, I think yung taas niya, maybe pwede bawasan yung taas and bagay, may mga ulo ba ito? And siguro, this one is not necessary dahil yung taas. Kaya lang pag binaba pala may mga tao, no? Pwede rin naman siguro makita yung mga tao. Tapos, yung iba pang frame dito, ito, masyadong maliwanag yung likod, di ba? Tapos, yung TV, pwede siguro hanggang dito na lang yung makukuha. Tapos more nung tao yung makukuha para ibaba natin. Disciples are sleeping in the confidence of Yan ang linaw ng audio. are Ang linaw ng audio, diba? Tapos kung mailaw, tingnan mo ito, mas maliwanag yung yung ibabaw niya kaysa yung mukha niya. So, siguro lagyan natin ng ilaw na patutok sa preacher pero hindi makakarating dun sa projector. Kasi pag nailawan yung projector, mas magmumukha siyang mas madilim. So, kung ma-on natin yung mga, kung malagyan natin ng mga par light na nakatutok dito sa pababa, parang 45 degrees pababa, galing sa ceiling, 45 degrees papunta dun sa harap ng speaker, tapos papabderetso yun sa sahig, so hindi siya mapupunta masyado sa projector, although magre-reflect ng konti. Tapos padilimin natin yung likod. Tapos dito, yung frame ni yung camera, bawasan natin ng headroom ang tawag doon, kasi yung headroom. Tapos ito siguro, ito maganda rin angle na to eh. Pero masyadong malaki yung headroom din. Ibaba siguro. Hindi ko alam kung anong makikita. Pwede rin itong i-zoom out. Like, ang tawag namin sa production ay safe shot. Safe shot. So, pag tinatawag namin na safe shot, yung pag nawala yung tao dun sa close shot, yun yung sinuswitch namin para makita yung context ng ano ng buong lugar. So mas maganda may safe shot sa PIC. Sa PIC, ang tawag namin ay safe shot. Pag tinignan mo yung video. Yung pinakaunang shot niya ay safe shot. Hanap tayo ng safe. Yan. Luma na yata ito. Ito na lang. Ito ay April 2 Vesper. Ito ito. So, pag tinignan natin itong dito. Sa YouTube na lang. Philippine International Church. Wala kaming yan, for example, ito. Dito ko nilagay kasi mas mabilis mag-scroll dito sa YouTube.
Yan, meron kami safe shot na so may close shot tapos may safe shot. Ito yung safe shot namin. Yan. Pag walang maayos na angle, yun yung sinisafe shot namin. GoPro lang actually yun. Kung may GoPro ka dyan na pwede mo isaksak sa ito. Yan. Yan. Ito yung safe shot namin. GoPro lang ito. So, pwede mong i-wide shot na ganyan kung hindi maganda yung frame nung scene, nung current na kuha ng isang camera. So, pwede yan dagdagan ng isa pang camera na GoPro dyan. Yun lang naman, ilaw, tapos yung sound nito napakaganda. Medyo malakas nga nung sobra. Pero okay lang yun. Ilaw sa harap ng speaker, tapos ibawasan yung araw dun sa likod. Siguro takluban sa labas ng building. Tapos, ayos na yan. Ito yung magandang frame. Kahit na projector lang to. At least, hindi nasasayang yung space dito sa taas. Diba? Shoot lang siya. Yan. Ito actually yung sunod. Ito magandang frame to. Kasi hindi siya masyado malaki yung ibabaw. So, tapos nakikita yung kamay. Nakikita yung kamay na ganun. At kasi yung action niya, diba? Nakikita. So, maganda yung frame nito. Kaya lang pag nawala na siya sa frame na ganyan, sana meron kayong frame, meron kayong isa pang camera dyan na naka-wide. For example, naka-ganyan. So makikita yung audience, hindi ko alam kung okay lang sa inyo makita yung audience. Tapos makikita lahat. Tapos pag nasa frame na ulit siya, i-switch mo lang ulit dun sa, i-switch nyo lang ulit dun sa close-up. Yan. Kasi pag nawala siya sa frame, i-switch mo sa wide shot, sa safe shot na wide. Tapos, kita ko ginagalaw mo yata, ginagalaw niyo yata yung, ginagalaw niyo yata yung camera. So, pag natapos niyo nang galawin yung camera, saka niyo ulit i-switch sa close shot. Kasi parang hindi masyado maganda yung gumagalaw na camera kung PTZ yung Ito maganda rin to, shot na to. Kaya lang medyo putol yung projector tapos hindi na nakikita. Actually, lighting na lang kulang dito. So maganda tong medyo wider shot. Tapos dapat pwede ka pang maglagay ng isang GoPro dyan na yung super wide shot katulad nito. Tapos yung isa ay close na katulad nito. Ito magandang shot to. Maganda yung frame nitong ganito. Mas maganda to kaysa dito. Kaysa dito. Ito kasi putol yan. Hindi naman kailangan matakluban yung dyan sa baba. Ano to? Monitor ba to? Upuan. Tapos mas maliwanag yung likod kaysa dun sa mukha. Tapos masyado mataas yun. So hindi siya masyado. Ito maganda tong frame na to. Yan. Maganda yung frame. Ilaw lang ang problema nito. Masyado maliwanag yung napabangan dito. Ito naman, hindi ko alam kung wide shot dapat ito o close shot eh. Yan, natakluban si Pastor Ivan. So, kung gusto nyo iganto, i-side nyo. Oh, galing nga. Pwede nyo i-side. I-zoom out mo na lang siguro na kasama siya. Tapos kasama din yung monitor. Ito naman, putol yung monitor. I-wide, medyo wide mo it. Pwede nyo ito i-wide na konti para cash siya yung TV. Tapos walang natitira sa taas. Tapos hindi rin, pag ni-wide nyo ng konti ito, hindi rin masyado mawawala si Pastor Ivan dito pag gumalaw siya ng konti. Yan lang. Ang ganda ng sound nito. Ahead of me. Oh. Atin din ang tunog. Be clear on that.
Ayos niyan. Very nice. Come after me, let him